Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, pari magpakailanman, ingatan mo ang lahat ng mga pari sa kandungan ng iyong kamahal-mahalang puso upang wala ang makasalin sa kanila. Panatili mo kung nabahin ang iyong banal na kamay na sa araw-araw ay humahawak sa iyong kamahal-mahalang katawan. Panatili mo mulang dungis ang kanilang mga labi na araw-araw ay nililinis ng iyong kamahal-mahalang dugo. Panatilihin malinis at di makamundo ang kanilang puso na may nakilang tatak ng pagkapali. Paligiran mo sila ng iyong banal na pag-ibig at ipagsanggalan sa mga makamundong bagay. Basbasan mo ang kanilang gawain ng saganang bunga at naway ang kanilang pinaglilingkuran ay maging ligaya nila at aliw dito sa lupa at sa langit. Sila nawa ang kanilang walang hanggang tagumpay. Panginoong Jesus, ako ay nagsusumamong para sa tapat at masigasig na pari, para sa di tapat at nanlalamig na mga pari. Sa mga pari gumagawa dito o sa ibang bansa, para sa iyong pari na tutukso, para sa iyong nalulungkot at napapabayang mga pari, para sa mga batang pari, para sa mga matatandang pari, para sa mga may sakit na pari, para sa mga nag-aagaw buhay ng mga pari, para sa mga kaluluwa ng iyong mga pari sa purgatorio. Higit sa lahat, itinatagubili ko sa iyo ang mga pari na mahal sa akin, ang pari na binyag sa akin, ang mga pari na gawad ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang mga pari na dinaluhan ko sa pagninisan, at nagbigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon. Ang mga pari nagturo sa akin, ang lahat ng mga pari pinagkakautangan ko ng loob sa mga bagay. O Jesus, panatilihin mo malapit sila sa puso mo at padalhin mo sa kanila ang biyayang umaapaw ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po tayo. Magandang umaga, mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkikibahagi sa banal na Eukaristiya. Ngayon po ay ika-tatlumpung linggo sa karaniwang panahon. Magsitayin po tayo. Ngayon po ay ika-tatlumpung linggo sa karaniwang panahon. Magsitayin po tayo. Thank you.
Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumalino na. Amen. Pinamahal mga kaibigan, panalangin po natin sa panalangin ito ang bawat isa na rin nagkakatipon kay pinamahalin ng buong pamilya, ang ating mga personal na intensyon at ang lahat ng mga intensyong inialay sa isang ito. Kailin, ipanalangin natin in a very special way ang ating mga kababayan na punta nila sa dalakaan ng nagtaan nawa sa pamagitan ng mga tao may nagandang naluuban na naman nila ang pagmamahal ng Diyos at ang patuloy at walang tamang paglalay sa kanila ng Panginoon. At upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang na ito ay gumanap, kihingin natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at kasalanan. Buong kapabagloob natin kasaling, inaamin ko sa mga pamilya ng Diyos at sa inyo mga kapatid, nagbabagong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking magpagkulangan. Kaya sinasama ko sa mga tabirin ng Marina, sa lahat ng mga kaya ng mga banan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa pamagumahalin ng Diyos. Awaan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh.
pansira. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang inatang sino man. Hindi siya kumikilig kaliman laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balog ng sasaysay ng nangyari sa kanya. Kinulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin ito'y agad na kaakabot sa langit. Ang dalangin ng pagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ang kataas-taasan at ginagawad ang katarungan ng nasa kapuliran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan ko,
ang mapuputong sa akin ng corona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagbalik. Walang sumama sa akin nang una ako umarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapamakal. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahalid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya ang pakilalman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po natin. Sinabi ni Jesus ang talinhakang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaki umalik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindik ang Pariseo at pagulong na nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Mahalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikabog sa lahat ng kinikita. Samantala, ang publikano naman ay nakatayo sa madayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagupan ang kanyang dibdib at sinasabi, 'O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaki ito'y uuwi kinalulugan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapataas ay ipababa at ang nagpapababa ay itanas." Makapati ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipu ka tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi na ako dapat mag-sermon because the gospel that I have just proclaimed is a sermon in itself. Okay? No? Maliwanag na maliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pero para ko tayo din yung mamunawaan, sasabihin ko ganito. May pinagpilang mo, mga anak. Mga anak, ang tunay na banal at ang tunay na naglilingkod
sa Diyos o sa simbahan. Hindi ang binibilang ay ang mabuting nagawa niya sa Panginoon, kundi ang mabuting bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Ulitin ko, a real man of God will not count the good things that he has done, because as a matter of fact, even the good things that we have done comes from the Lord. Hindi ang kanyang binibilang ay ang mabubuting mga bagay na nagawa niya para sa Panginoon, kundi ang mabubuting bagay na patuloy at walang sawang ginagawa sa kanya ng Panginoon. At dahil dito, siya ay may kababaan loob. At kailanman ay hindi nagmamataas o nagmamalaki. Kaya kamanalaman ang sinabi ng ating Panginoon as an introduction of this very short gospel. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwi at humahamak naman sa ta. Kaya uulitin ko, pangalawang puntos, ang tunay na banal, ang tunay na nag-ibigor, may kababaan loob na taglay sa kanyang puso at hindi itinataas ang sarili, samantalang inaapakan at inaapil ang kapwa. Pangatlo, mga anak, sa isang tunay na banal at tunay na nagliligtas, ang katangian ay laging nasa sa kanyang puso. Ang pasasalamat ay laging nasa sa kanyang puso. It's like what St. Thomas Aquinas said. Sabi niya, everything is praise. Everything is praise. And man cannot do anything worthwhile but to thank the Lord, because everything is praise. Ulitin ko, sabi ko ni Santo Tomas de Aquino, ang lahat daw po ay grasya, ang lahat ay biyaya na galing sa Diyos, at walang magagawa ang tao na aaya-aya at kanilugod sa Diyos, kundi ang magpasalamat. Mga anak, as we continue this celebration of holiness, let us be reminded once again of this truth that we should always serve as good news to everyone. May God bless us all. Amen. Magstay po tayo.
tanggap ng Panginoon. Pakumbaba natin idulog sa Kanya ang mga kailangan ng sangkatauhan, lalo na ng mga misyonero. At itong tutugon sa bawat panalangin, masuyong Ama, kaawaan mo kami. Masuyong Ama, kaawaan mo kami. Para sa tupapa, mga obispo, pari religyoso, makita nawa nila ang patuloy na pangangailangan ng simbahang magpatotoo kay Biskong Mabagin, na nang dalat sa kanyang habag at pagkapatawad, ibinalik tayo sa Ama. Manalangin tayo. Masuyong Ama, kaawaan mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, tugunan nawa nila ng buong dunong at kababaang loob ang krisis na bunga ng pagiging makasarili at makilala nawa nila ang kanilang mga sariling pagkukulang at kapabayaan. Manalangin tayo. Masuyong Ama, kaawaan mo kami. Para sa lahat ng pari, mga reliyoso at voluntaryong laiko sa mga misyon, nawa maging matatag sila pagkapag-agil ng Ebanghelyo at mapatotoo rito sa kanilang mamumuhay ng ayon sa mga pagpapahalaga at kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Masuyong Ama, kaawaan mo kami. Para sa mga bagong bukasyong pangmisyon, nawa, bukas loob na tugunin ng kabataan ngayon, ang panawagan ni Kristo ang magpahayag ng kanilang pananampalatayang katoliko sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Masuyo Ama, kaawaan mo kami. Para sa ating lahat na narinito ngayon, makita nawa natin ang ating mga sarili bilang mga taong tulinang na kailangan ng pagbabago. Manalangin tayo. Masuyo Ama, kaawaan mo kami. Tingnan natin panalangin ang ating mga pansarili. Manalangin tayo. Masuyong Ama, kaawaan mo kami. Panginoon, malaking lihamang ang iyong pag-ibig sa amin kaysa aming mga nagagawang pagkakasala. Ipagkaloobunawa sa amin ang kababaang loob na makilala ang aming mga pagkukulang at pangangailangan sa iyong awat pagpapatawad. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Thank you.
Magsitayin po tayo. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ng alak at inapay, kasama ng ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa patuloy niyang karangalan sa ating kapangyarihan at sa buong sambayan niyang bayan. Ama namin lumikha, tuluyan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming binabangbanan ay humantong sa iyong lalong ikalarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Nasa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon natin. Marapat na tayo salamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami iyong itinukod upang iyong magtampok sa kadakilaan ng Diyos. Kahit na ikaw ay aming pinaliklan dahil sa aming pagkasalawaan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan may maguna sa amin upang ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong nama, upang may nakuha kaming makapagligtas sa aming pagkapahama at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan na niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kariyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang-diman. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
buhay na tunanap, kaya iaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung nilalapan na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Ibu ni Kristo ay mabuklon sa pagkakaasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin namin mag-iusimba ang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa Luis Antonio na ang obispo, kasama kanyang katuwang na obispo at ng kanyang kapalingan. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tingin mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaasa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na namin ay na may pag-asang sila'y muling magbubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawain po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na pinag Maria na inaantyo sa pinalin namin. Kapirap ng puso ni Alisis San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa bindig ng kalugundugor sa iyo. May pagdimong nawa namin ang pagpupuri sa ikararal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ayon sa iyong kalooban kasama
ng Espiritu Santo magpasawalang ng sa atin. Amen. Ang kakayamaan ng Panginoon ay namin sumayon. At sumayon. Magpatihan kayo at magigilan sa isang isa. Thank you.
tayo. Ang maraming papagmahal, maling lubos gawa ang aming may kinapan sa tinagap namin sa piging mong banal upang ang aming hinahanap ng lantaan ay siyang aming napangpagunay sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Magsigun po tayo at ating sarili. Ang panalangin para sa pagbilay ng Ama. Panginoong Jesu Kristo, tinulungan mo kami maging maway tulad ng Ama sa langit. At pinilita na sino man nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintayong pagtingin ang nagbalaya kay Zaccheo at Mateo sa pagtumon sa salapi. Sa babae ng ngalun niya at kay Magdalena sa pag-angat ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatalis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisisi. Itulog mong marinig din namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babae sa Maritana. Kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hayag ng mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at habag, itulog mong ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoong muli ng buhay at luwalhati. Iloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot din ang kahinaan upang magdalang habas sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa, ang lahat ng lalapit sa kanila ay matama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong Espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng pagkirang upang ang mubilay ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap na may bagong sigla. Magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi at magpanubalik ng paninig sa mga bulag. Inihiling namin ito sa iyo, Panginoon Jesus, sa tulong ng panalangin mo niya, ninanangawa, ikaw na nabubuhay at nagkahay, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilipin ko tayo. Ako pa rin ko. So, una ho, the mother of Bishop Sok died already 2 days ago. So, si Nanay Norma. Pero ang gulit yung pangalan ay hindi ko Norma kundi Jacinta. Para kung tama ang pinapanalangin. Tawag lang natin sa kanya ay Nanay Norma, pero ang kanyang tunay na pangalan ay Jacinta. So, mamaya po hapon at 3 o'clock, mag-o-offer po ng misa ang excess money para sa kaluluwa ni Nanay Norma. At ito po ay sa Garden of Memories sa Pateros. So, those who want to join in this celebration of extra community, so, can go directly to Garden of Memories in Pateros. Yun naman kung choir na sinabihan ko na sasama sa akin dahil na kung tayo kung ma-accommodate doon sa aking sasakyan, we will leave here at 4 o'clock in the afternoon. Naging pong araw na ito. So, ulitin ko kung sino man kung nagnanasa sa inyo na makibahagi at makiisa sa pag-aalay ng banal ng misa as our expression of gratitude to her. Because, you know, like any other mothers of the priest, you know, she's always there to support her son's ministry. So, tapos kung hindi rin mo kayo makapunta, ay short notice, o ano, bukas o ang kanyang living at 2 o'clock in the afternoon is the mass.
to be presided over by Bishop Stock himself. At ito po ay hindi na sa Cradle of Memories, kundi sa San Prophet Parish sa Pateros. So, yun po. So, pangalawa po, baka po kayong magawis isang Sabado dito na mapalitan inyong schedule. Nagbago po ang ating schedule this coming Saturday doon po sa ating anticipated masses na 5:30 at saka 7. So, yun pong 5:30 ay magiging 5, yun pong 7 ay magiging 6. Pero, sa 29 lang po. So that we can give way to our celebration of the Sayaw Kulay Dance Festival, a dance festival of peace in honor of the Blessed Virgin Mary. So, at kayo po ay malugod kung inaanyayahan to come. No, dito ko siya gagawin sa loob. No, kahapon ko, nagkakaroon ako kami ng assembly ng lahat ng mga participants. There will be 14 participants from different parishes and communities. No? So, I made one big production for this, and because I don't want this to become simply a competition, but a proclamation and an experience of prayer and worship in a different kind. No? And I can assure you of that. So, ganun pa man ho, bagamat ito ho ay hindi strictly na competition, but an experience of prayer and contemplation, I asked people from, one from Department of Tourism, one from CPCP, from CCP, the Cultural Center of the Philippines, one from Bayanihan Dance Group, and one from Liturgical Commission of the Archdiocese of Manila, and one from Pipi Maria to be our judges para humili ng tatlong pinaka-angos mag-usan. No? So, kaya ulitin ko, this is not simply a competition, but a prayer experience. If you want to spend that night in prayer and in contemplation, come and see this production. No? It's signature under that. So, pangatlo, open pa ho ang ating marriage exhibit sa second floor sa Serbian Mall. So, thousands of people came already, and they were touched, and there was so much conversion, that had happened because of the exhibit. Sometimes, sorry ho, dahil sometimes kung ginagawa dahil tayong mga activities, minsan ho, hindi na ako umaakyat kasi hindi na ho ako makatigil sa pagpapakumpisa because every time na I am there and people are coming, after the experience, definitely they will come to conversion. There's so much conversion that took place because of the exhibit, and I want you also to experience the same. And again, if you want to ask the protection and the intercession and the loving caress and embrace of the mother, at the back of her statue, meron po kami itagay na sinasaan na tawa po ho ay Mary's mantle of peace. So, as you kneel down at her back, so cover yourself with that mantle of peace and experience the loving presence, the loving caress of the mother to us. So, lastly, yun po, nandun na po yung mga sobre para po sa ating mga minamahal na yumao. At tulad what I did last time, last year, my first year here, sa inyong parokya, o sa inyong shrine, the whole month of all masses, the whole month of November will be offered to our beloved and for all who souls in purgatory. So, sasamantalahin ko na rin doon itong pagkakataon na ito. Dahil may nagtatanong, magpapatawa lang ako sa inyo. May nagtatanong, Father,
Hindi ka pwede maglagay ng pera sa loob ng sobre. Sabi ko, siyempre naman. Bigyan nyo naman ang pamasahe yung mga ako ninyo. Mga may nasa purgatory pa, hindi ka lang bigyan ang pamasahe. So, pero, bigyan nyo ng transportation allowance. No, pero, kidding aside, no, I want this to be an opportunity for you, for me to appeal to you, no, because simula na ho ako nang dumating dito, ang tinutupan ko na ho ay ang tulog ng ating shrine. As a matter of fact, yes, this is highlight, no? I spent more than 3 million already just for that skylight. Pero hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho na-resolve yung tulog. At makikita ho ninyo yung mga buntis na mga acoustic ceiling na yan. O kung na kayo masyadong magtatapat yan, lalo na pag-umulan. Kaya ho yan ay nabuntis na dahil yan ho ang nag-accumulate ng mga tulog na hindi natin nakikita. Dahil force po yan. So kaya babagsak na naman po yan ng pusa. No? Pag napuno na tubig ng tubig, buti uwiin it every now and then para natutuyo. So, kaya ho, with my experience, no, na dinagyan ko lang itong kontrata ni Father Nino tungkol dito sa skylight natin na, as I have said, I spent more than 3 million pero hindi pa mo na-resolve. So, I asked na the help of the Archdiocese at pinadalan ako dito ng isang arkitekto or other engineer na ang talagang specialization niya ay tungkol sa waterproofing. No? So, nasiya ko ngayon gumagawa sa Manila Cathedral. So, in consultation with, in dialogue with Architect Manosa, kasi yun mo ang gilap dito sa Centro Historical at ang gumawa nito ay mga national artists at mga pinikilala na we have to be always in consultation with them, no? So, at dumating na ho yung quotation, no? Para ho maayos yung mga lip dito. So, ang quotation ko dumating sa akin is 2.1 million. Pero yun ho ay may cross pa rin. Nasabi dito doon sa quotation, this does not include any other problems that we may encounter in the process. No? So, kaya po, starting today, no, I am appealing to you if you can give a little to what you are usually giving in our donation collection boxes. Para po, by January, ang target ko po, by January, no, we will be able to raise that 2.1 million, no, at masimulan na po natin dahil tapos na ang tag-ulan, no, ang pagkaayos ng taas. Kasi hindi po natin maiaayos itong loob, no, kung hindi muna po natin maayosin yung lakas. Kaya po, na-restore itong mga paintings na ito and everything, lalo na ho ang ating adoration chapel na parang nasa labas tayo pag umuulan dahil kabi-kabi na tulog. Pero we cannot fix that, no, unless we fix first, no, ang labas. So, kaya yun po, no, I am appealing to you dahil ako ang tipo ng pare, I am not a believer of fundraising. I'm not a believer of fundraising. No. Dalawang bagay lamang ang aking pinaniniwalaan. Una, on the part of the priest, it is honesty and proper management. And on your part, it is your generosity. Yun lang ang dalawang pinaniniwalaan. I've given the priesthood for the past 33 years already. And never did I make any fundraising in whatever place I was assigned. Because surely you know I don't believe in fundraising. I believe only in two things. On the part of the priest, it's honesty and proper management. And on your part, your generosity. Thank you so much. Magsitayin po tayo.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin ang pagpalain kayong lahat ng mga pagyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga ipagdiliwang kumayo kayo kagaya ng mga kayapaang ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.